What's up mga idol? Magandang umaga po, no? Ito ulit si Gravipar, nagbabalik sa inyong lingkod. Okay? So, mag-follow up lang ako ng video regarding dito sa issue natin ng mga OFW about sa pag-increase ng PhilHealth sa supposed to be na dapat daw contribution natin. Sabi nila, itong demand nila, ito no, itong gobyerno na to, no, itong PhilHealth na to. Bullshit tong PhilHealth na to eh. Walang gana. Alam mo yung dapat kailangan sipagin ka sa pagtatrabaho pero nakakawalang gana dahil sa pinaggagagawa nila. Supposed to be dapat ang pera na mapunta sa pamilya natin, iaagawan pa nila, kukunan pa nila, babawasan pa nila. Walang iyang kagaguhan ng gobyerno ng PhilHealth ito. Iwan ko ba kung sino ba talaga ang nag-isip niyan? Kung pwede lang eh. Alam nyo ito ha, ni-review ko eh, binasa ko, ni-research ko sa lahat ng batas ng Pilipinas. Kinumpara ko po yung ginawa nilang batas about dito sa mandatory contribution ng PhilHealth. Issue pa rin ito ng PhilHealth. Kasi talagang hindi talaga kami sang-ayon bilang isang OFW. Hindi po talaga kami sang-ayon. Ito ha, binasa ko lahat ng batas sa Pilipinas. Alam nyo bang nilabag niya? Yan, ito ha. Yung article 2019-004-0014, yung revised law ng PhilHealth, yeah, nilabag niya ang batas ng karapatang pantao. Okay, bakit ko nasabi? Yung freedom of speech, freedom of choice, freedom of person, di ba? Yung kalayaan po natin mga idol, mga par, mga tropa, mga tol. Yung kalayaan, karapatang pangtao ay nilabag po ng PhilHealth, yung bagong palisiya ng PhilHealth na to. Bakit mandatory? Wala kang choice. Sila mismo ang magbibigay at magdi-decide kung magkano dapat ang contribution mo. Maghanap ka ng lahat ng ahensya ng klase ng insurance na ang insurance mismo ang magdi-decide. Dapat ito ang bayaran mo kasi ito ang halaga ng buhay mo, ganun. Napakalaking bullshit, napakalaking packshit nila. Talaga, as in, napakalaking kagaguhan ito mga idol. Napakalaking kagaguhan, panggigipit po ito ng gobyerno sa mga OFW. Napakalinaw po sa lahat ng mga mambabatas dyan. Hinahamon ko kayo, tingnan nyo, hindi ba ito panggigipit? I-review nyo po, kahit OFW lang kami, may utak din kami, nagre-research din kami, inaalam po namin lahat ng mga anggulo. Alam nyo, kung tutuusin, may laban tayo dito eh. Pwede natin silang kasuhan na panggigipit. Biruin mo, ito ha, ito pa ha, pag hindi mo binayaran yon, magkaka-interes. At ngayon, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. Napakaklaro, napakalinaw. Malinaw pa sa sabaw ng pusit. Napakalinaw na kinukulong tayo. Wala tayong kalayaan. Hindi ka makakalabas ng ibang bansa pag hindi mo binayaran yon. Di ba? Kahit hindi ka na OFW, pag may utang ka sa gobyerno, hindi ka bibigyan ng mga papeles ng gobyerno. Kahit, example, napauwi ka, nag-shutdown ang company nyo sa ibang bansa, hindi ka nakapagbayad dahil nga wala kang pera, wala kang sinahod. Di ba? Pinauwi ka ng company, nasa Pilipinas ka, hindi ka nakapagbayad ng PhilHealth. Ngayon mag-a-apply ka sa Pilipinas, magkukuha, siyempre kukuha ka ng requirements. Hindi ka bibigyan ng requirements ng gobyerno kasi may utang ka sa gobyerno. Isang napakalinaw na panggigipit, isang napakawalang nakalukuhan ito. 'Di ba? High blood, ang aga-aga hinahigh blood ako ng mga putak ng PhilHealth na 'yan eh. Ito pa, may isang senador nagsalita ha. May isang senador nagsabi. Sabi niya, naintindihan namin ang hinanakit ng mga OFW. Sabi niya doon, hindi ko na pahabain. At brief lang po ito. Kasi ako, talagang masama ang loob ko dyan eh. Isang napakalinaw na panggigipit ito eh. Isang napakalinaw na parang ihambing mo siya sa isang emotional, physical na maltration. Yung minamaltrato ka psychologically. Alam mo yun, hindi naman issue dito yung pera eh. Ang issue dito is yung ginigipit ka, nagkaroon ka ng utang,
magkaroon ka ng responsibilidad na hindi mo dapat pananagutan. Hindi pa ba sapat yung contribution ng isang OFW na may remittance dyan? Dapat nga, supposed to be, libre kami sa lahat ng bagay. Kasi bilyon-bilyon ang pinapasok naming pera dyan. Dahil kung andyan lang kami sa Pilipinas, anong tsura ng Pilipinas? May bibigay lang kayo na trabaho dyan sa Pilipinas? Hindi namin kailangan mag-abroad, mga tol. So, isang napakalinaw na panggigipit po ito. As in, sobrang napakasama ng loob ng mga OFW sa ating officials government, no? Tapos sinasabi nila noon, nakaraang administrasyon, wala dong pakinabang ang OFW. Kawawa po ang pamilya. Nanawagan po kami sa lahat ng pamilya namin bilang isang OFW. Suportahan nyo naman po kami. Huwag nyo naman po kaming pabayaan. Di ba? Kung iniisip nyo na sa amin lang kayo umaasa ng mga OFW, ng mga kaanak nyo, anak nyo, asawa nyo, tulungan nyo kami sa issue na ito. Huwag nyong hayaang maipasa nila ang batas na to, o maituloy ang batas na to. Harangin ninyo, maaari kasuhan nyo yung gumawa nito eh. Isang panggigipit to eh. Isang uri ng panggigipit, isang uri ng paglabag sa kalayaan ng tao na pumili. Di ba? Hindi ka nila paalisin ng bansa mo. Hindi ka nila papapasukin ng bansa mo hanggat di mo nababayaran yung pack shit na 3% na yan. Galit talaga ako dyan eh. As in, sobra. Hindi makatarungan. Tapos after 5 years, 2025, maging 5%. Anong sunod niyan? Di ba? After niyan. Bullshit sila. Dapat alam nyo yung mga perang pinapasok ng OFW, dapat gagamitin lang yun para sa OFW eh. Hindi dapat yung gamitin ng ibang proyekto ng government eh. Di ba? Ay, talagang ano, napakasama sa loob. Kahit kayo po ang mag-isip, isang napakalinaw na kalukuhan ito. Isang napakalinaw na pandarambong. Isang napakalinaw na... Ano to? Isang napakalinaw na pang-uuto. Tapos magpapa-uto ba tayo? Talitalino natin dito sa ibang bansa, di ba? Ang gugulang natin, oy, mga kapwa ko OFW. Ilabas natin yung talino natin. Ang gugulang nga natin sa lahat ng bagay, eh. Di ba? Para lang, ang ibig ko sabihin, in a good way, madiskarte tayo ba? Para lang kumita ba? Tapos gaganituhin tayo ng gobyerno natin, ng PhilHealth na yan, bullshit na PhilHealth na yan. Supposed to be, libre tayo sa lahat ng insurance eh, kasi pumapasok tayo ng, nagpapasok tayo ng pera sa Pilipinas. Diba? Supposed to be. Tapos sisingilin nila tayo ng ganyang halaga. Ano sila? Alam nila, tinatay yung pera dito eh. Hindi po kami makakapayag in behalf of OFW around the world. Hindi po kami makakapayag sa mga ginagawa nyo at pinaggagawa nyo dyan. Wala man lang kaming representante. Diba? Wala kaming representante nung ginawa nyo ang batas na yan. Tinanong nyo ba yan sa talagang OFW o nagpapanggap lang na OFW? Diba? Kung OFW ka, alam mo ang buhay sa ibang bansa, tol. Alam mo, hindi ganun kadali. Reviewin nyo ang batas. Basahin nyo ang batas na pinapasapasa nila. Malalaman nyo po, mga idol. Pasensya na kayo. Hindi ako... Nagubuisit kasi ako dyan eh. Sa mga kapwa ko, OFW, alam ko, naintindihan nyo ako eh. Naintindihan ko kayo. Kaya, aksyonan natin ito. Kung sino man ang pwede tumulong sa atin dyan. Pero alam nyo, parang napakaganda ng inisip kong challenge eh. Ihanda natin yung pamilya. Total, ginagatasan naman tayo. Total, aagawan din naman ng pamilya natin ng ipapadala natin sa kanila, di ba? Kakarampot na nga lang, kakaliit na nga lang eh. Hahatian pa ng gobyerno, di ba? Tututunin mong iisipin mo, parang mas malaki pa ang kukunin ng gobyerno kaysa sa pamilya natin pagdating sa sahod natin, di ba? Kung iisipin mo, in other way lang ha.
Parang nagtatrabaho na tayo para sa kanila. Parang hindi na sila nagtatrabaho para sa atin, na which is tayo nagbabayad, tayo nagbibigay nang walang kapalit. Tapos ganito yung gagawin nila. Pinapahirapan nga tayo sa napakasimpleng mga dokumento lang na kailangan natin para makahanap tayo ng trabaho. Pinapahirapan nila tayo. Tapos sasabihin nila, dagdag benepisyo, kailangan balansihin yung senador na nagsabi ng ganun. Umang ko kung siya ba talaga yun, di ko alam ha. Hindi to issue kung anong partido ka eh. Issue to namin, kami yung, pinapatay nyo kami dito. Alam nyo yung emotionally, physically, pagod ka. Tapos gaganituhin ka ng sarili mong gobyerno na kinabang sa'yo. Pinapakinabangan ka. Tapos bababuhin ka, gagaguhin ka, uutuin ka, pagkakitaan ka. Business yan eh. Politics is a form of business. Sinasabi nila, wala kasing buwis ang OFW. Bakit? Kayo bang gobyerno dyan? May buwis ba kayo? Diba? Nagbabayad ba talaga kayo ng tamang buwis nyo? Ina nila. Kung pagbili ng pagkain ng pamilya mo, wala bang buwis yung pagkain na binili nila? Hindi ba sapat na buwis yun? Bilyong-bilyong buwis ang pumapasok dyan sa Pilipinas. Tapos tayo pa ang gagaguhin nila, no? So, pasensya na kayo na high blood ako. Kapagmura ako ng bahagya, no? Pagpasensyahan nyo na. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dyan. Hindi man kayo marami, pero alam ko, ramdam nyo yung nararamdaman ko. Keep healthy. Magpakatag po tayo, mga idol. Kaya natin, no? Lalaban tayo hanggang dulo. Fuck shit na yan. Hindi pwedeng may pasa at may patpad yan. Hindi pwedeng gaganituhin nila tayo. Napulitin ko po ha, napakalinaw na paglabag sa karapatang pantao po ito. Napakalinaw. Wala kang choice eh. Buti pa yung ibang insurance company, may choices ka eh. Buti pa yung pag bumili ka ng kabaong, may choices ka pa. Gusto mo gold o gusto silver o gusto mo kahoy, ordinary lang. Gusto mo balutin ka lang sa supot, pwede. Mami pie. May choices ka eh. Sa ibang bagay, maraming choices. Ito lang talaga ang kung sinong nakapag-isip mo. Anong tak meron yun? Ba yan naisip? Hindi kasi sila OFW yung mga tol. Kaya hindi nila ramdam, hindi nila alam. Kasi hindi sila nag-survey, hindi nila itinanong sa legit na tunay na OFW. Diba? Napakalinaw. So, thank you.